I would like to provide a better insight on the appropriate multi-sectoral interventions for post-armed conflict transformation to finally stop the cycle of the communist terrorist group's recovery, mawawala, madi-dismantle, marirignos security sector, dismantled na. After a year, meron na naman. Buo na naman. Tatanungin yung security sector, di ba sabi nyo, sir, wala na. Meron na naman. Okay, how do we break that cycle? My presentation shall highlight also the need for a paradigm shift as we now witness the continuing decline of the CTG's manpower, resources, and most of all, influence in our social structures, as well, especially in the communities. Perhaps nararamdaman nyo ito. I will also be emphasizing on the shifting of roles of peace stakeholders, including you. As the security sector has declared most of the CPP's guerrilla fronts as either dismantled or weakened. Ano ba ibig sabihin niya? Mamaya ipapaliwanag natin. And I will end with a ways forward as a recap for our to ensure we would achieve lasting peace. No? Ano ba dapat natin gawin? Now, I will take off from the slides taken from the year-end 2023, last year, no? Report of the Peace, Law Enforcement, and Development Support Cluster of the NTF-LCAP presented during the National Peace and Order Council year-end meeting. The report giving credit on the following key contributors to the reduction of guerrilla fronts at that last year, not late last year, actually from 89 guerrilla fronts at the start of the ELCA campaign in 2018 to only 13 guerrilla fronts late last year. And for now, ang report ng National Task Force is only 7 remaining. Wala nang active all weekend guerrilla fronts. So from 89 in 2018, naging 13 year-end 2023, at naging 7 na lang as of first semester this year. And these are attributed to, number 1, effectiveness of the local peace engagement. So effective yung LPE. So nagtatanong, nawala yung national peace talks, pero hindi nawala ang local peace engagement. Nilocalize ang peace talks. Kasi sa national peace talks, ang laki ng ginagastos, nag-a-approach yung mga nakikipag-usap. No, ilang taon nang lumilipas, no, walang na-achieve. Pero ito sa local, ang dami po na-achieve. At ito po yung isa sa mga nabanggit na reason kung bakit naging successful yung pagbaba ng guerrilla front. No. The whole of nation approach advocated by the National Task Force LCAP. And of course, good governance. No. And when talk about good governance, mas ramdam ang good governance sa LGU. Siguro sabihin nyo, hindi naman eh. Pero alam natin, maraming mga nagbago kasi maraming naging catalyst para mapus sila na mag-serve ng mas maayos. And other mechanisms such as the ICLIP that contributed much to the dwindling of armed combatant. Kaya lang, sa presentation na ito ng AFP, ng security sector, meron siyang dalawang bullets na however. And yung however na yon, nung nag-observe ako sa reaction ng mga nag-present, kasi I was there. So, doon sa, ang nag-present is the Chief of Operations of the AFP. Ang audience niya, puro civilians na member ng National Peace and Order Council. Nag-observe ako kung maintindihan mo nila yung pinag-present. Ito yung however number one. Sabi nila, sabi nung nag-report, AFP kinetic actions are still necessary, no? As among the compelling means for remnants to surrender and return to the folds of the law. No? And most significantly,
sinabi ng KFB Security Sector, addressing the communist terrorist groups, organized mass organization is beyond the capability of the security sector. Hence, seeking the assistance of all other government agencies, because their issues and grievances, whether factual or mere propaganda, are non-military but socio-economic in nature. Now let us look at these two bullets. However, clear to all members of the security sector, itong dalawang last bullet na ito, mukhang hindi masyadong madaling maintindihan ng mga civilians na katulad nyo. Kung ano ba ang ibig sabihin nito. No? So yung ano ba ibig sabihin ng kinetic actions? No? I would admit, being a former serviceman, that the military is very used to euphemisms, no? Using words that would somehow soften the impact. AFP kinetic actions is simply offensive combat operations. No? Ayaw niyang pagiting doon na masyadong drastic ang dating. Ang ginamit niya, AFP kinetic actions. Ngayon, pinapaliwanag ko. So, what do you expect from me now, today? Today, expect me to disclose many secrets that were not disclosed to you. No. Why do I have to do that? Because I want you to understand the multidimensional aspect of the communist insurgency problem. Sinikreto ito ng hukbo, tinatawag nilang hukbo ng NPA. Every time na merong magsusurrender na NPA, kinakabahan ang leadership ng hukbo, baka i-disclose nung nahuli o nag-surrender yung mga sikreto. Every time na mayroong ma-captured document, kinakabahan ng imperial organization na baka may ma-disclose ng mga sikreto. So ano nangyayari? Ginagawa po ng AFP. Every time na may ma-capture, makukuha ang dokumento, i-analyze yung dokumento, i-transcribe, yung interview with the captured individual or surrendering, i-transcribe. Pagkatapos i-transcribe, no, tatatakan din ng secret. Yun na sana yung pagkakataon na i-disclose yung sikreto ng underground organization. Perhaps the good anchor from Northern Samar would agree with me, no, na any secret, pagka nabulgar, mahihinto. Tama, sir. Tama. Diba? So, kahit ano, mag-aagin din yung mga misis, diba? Kahit anong sikreto ni Mister, pag nabulgar, tigil. Diba? Eh, pagka merong na-capture na NPA, kinakabahan yung pamunuan na ma-disclose yung sikreto, ang ginagawa naman ng sundalo polis, imbis na i-disclose yung sikreto, tinatatakan din ng secret. So, hindi nabubulgar. So, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang underground. So, kaya ako nung nasa servisyo ko, I'm advocating the disclosure of the secrets of the enemy. So, yun yung nagawin ko. And Alma would help me on that. Kaya sinasabi, I will not be red tagging. I will just be disclosing yung mga katotohanan. So, yun yung isa sa mga gagawin ko. Itong AFP kinetic actions, ang meaning ng combat operation.